This is Anand. Welcome back to my channel. Ayan, nakita niyo po. Marami po tayong mga libro sa harap natin. At ito po ay tungkol po sa caregiving dito sa Japan. And of course, meron din po tayong Japanese books na na-explain ko na sa vlog ko. Kaya check it out po kung ano yung mga libro na ginamit ko from N5, N4, N3, N2, and N1. Ayan. So guys, ito po yung mga libro na na-receive namin from Japanese government. It's free po. Ayan, grabe yung suporta ng Japanese government para mapasa po namin yung licensure exam for caregiving para magiging kaigo po po si license na po kami dito at makastay po kami dito for long. Ayun. So, but before that, for those mga EPA caregivers po or EPA participants na nasa Pinas po and for those na interesado po mag-apply, yung mga libro na ginagamit natin sa Koyo for 6 months dito sa Pinas, nandito po ito. Ito po, yung mga libro na ginagamit natin for 6 months na training. And, for caregiving po dito sa Japan, ito. Diba? So, ito po ay Kaigo de Manabo, Kaigo no Nihongo. So, it's Japanese for caregiving. Ayan, it's more on conversation. Magkano po to? It's 2,800. But it's free po if you are participants. Ganon sila magsuporta sa mga students nila dito. For example, dito tayo, New York po. Magpaligo po kayo sa mga matatanda. Hangsan, kyo wa New York no hi desu ne. New York kaijo wo onigai shimasu. So parang ganun po siya. Ang ganda po siya kasi parang comic books, 'di ba? And then of course, meron din po English translation if hindi mo po maintindihan. Ayan. So next po, meron po tayong Kaigo no Kotoba to Kanji Handbook. Ayan, this is handbook for words and for vocabulary and kanji. Magkano po 'to? Para hindi po nalagay. Kasi it's free po eh, galing from government. So, ito po yung mga laman po niya. So, for example, Sekijun, ibig sabihin po yan, setting and arrangement. Ayan. Next book po tayo. This is Kaigo no Nihongo, Kihon no Kotoba. Ayan. So, meron ding English, meron Vietnamese, meron Indonesia. Kasi tatlong country lang po ang allowed for this program. So, yung nasa loob, magkano po siya? This is 2,600. Ayan. So, ayan. Ito po, ano po to? Seiza. Ang ganda po niya kasi may mga images. Ayan. Kaya lang, mahirap po yung words. Kaya mahirap po siyang i-memorize. Katulad nito. Ito po ay hoji. Hoji means holding or keeping. Then, meron din pong other language. Ayan. So, next book po tayo. Ito po ay Kaigo Fukushishi Kokashiken Gokaku Drill 2019. So every year ni-revise po ito. So noong 2019 ito po yung ginagamit namin. So marami po siya. Like for example, Ningen no Songen to Jiritsu Communication, Shakai no Rikai, Kaigo no Kihon. Ayan. So yan. So paano mo i-transfer yung patient? Yun po yung laman niya. Then, mga images na lang para mas lalo niyo maintindihan. May mga images pa ba? So, meron din po mga for nutrients, for dementia, for care manager. Ito, kaigo kate. Care manager, para mag-care manager ka. Ilang taon yung experience mo, ganon. Ayan. Ito naman, Hajime yo. This is for Gai Kokojin no Tami no Kaigo Fukushishi Kokashiken Taisaku. Ayan. So, sa loob nito, let's check. Magkano po to? Ay, kasi it's free. So, ayan, parts of the body. Ayan. Parts of the brain. Lungs. Yun pag heart. Digestive system. Ganun po yung inaaralan nyo. Ayan, brains. Diba? So, marami pa po. Ayan, stroke, hemorrhage. Ayan, pag-aralan niya. Then, meron din pong Kango, Kaigo, no, Kotoba, to, Kanji. Kasi, bakit kailangan mo rin po malaman yung mga Kango, no, Kotoba? Kasi, kasama mo sa trabaho yung mga nurses. But, this is Yasashi Kanji.
So, easy kanji lang to. Then, katakana language. For example, ito. Ayan. Diba? Watashi wa Filipino no Monica desu. 1990 ni. Diba? Ganon siya. Then, ito yung mga kanji. Yama, inu, ki. Parang ganon. So, next, meron din tayong Kaigo no Kotoba to Kanji Workshop. Ito po yung yasashi. Ito is yasashi. Ito po yung medyo mahirap. And for example, ito. Kita nyo ba? So, this is sato, shio. Ganon. Then, paano siya isulat? Ano siya in English? Parang ganon po siya. Then, meron ding drill. For example, ito. Ano po yung proper words or missing words? Ilagay mo dito. Mga ganon po. Then, meron ding jire. Ito po yung mga situational. Ito po yung lumalabas sa exam. Tingnan nyo. So, for example, ensang, nanajusai, jusei, yokai gosan. Parang ganon. Wa 29歳 で 結婚して 30歳 で 息子が 生まれて すぐに parang ganun. Mahirap na po siya. So ito po yung pag-aralan mo first year. Sa first year niyo dito. Ayan. Dito ako. So marami, di ba? So these are the books na pag-aralan mo sa first year mo as a caregiver dito sa Japan. So, baka sabihin nyo, paano nyo yung pag-aralan kasi nagtatrabaho pa kayo? Kasi kami, work and study. So, sa aming company, meron po kami 6 days na aral. Pero, may bayad po yon. Then, meron din kami 13 days na trabaho. In a month. Ganun. So, ayan. For my second year sa caregiving, ito po yung mga libro namin. Ayan. Ito po ay Kaigo Fukoshishi. Mahirap po siya. As in, guys. Ito okay pa kasi meron po siyang furigana. Ito lahat kanji na, guys. Kanji na. For example, ito. Body parts. Ito. Diba? As in, sobrang hirap na siya. Ito po ay lumalabas sa exams. Ito po yung mga exams for caregiving. Naku, sobrang hirap. Ito din po, Kaigo Fukoshishi Kea Nabi. Example. Mayroon pag-aralan nyo rin po yung mga Piaget, ganon. Yung mga laws, mga policies. Pag-aralan nyo talaga yan. Kasi, sa yung related sa caregiving. For example, nagkasakit ka, ganun, saan ka pupunta, or nagkasakit yung family mo, ano yung mga dapat mong gawin para makauwi ka, ano yung mga support ng government, ano yung binabayaran mo dito, then para makapasa ka, anong gagawin mo, saan ka mag-apply, then pag magkaroon ka ng accident, ano ang mangyari sa'yo, anong dapat mong gawin. Parang ganon yung pag-aralan mo. Then, mga laws before and now. Then and now. Parang ganon. So, ito po yung, ayan. Paano mo i-transfer yung patient mo. Ayan. Then, meron din dito yung ano mga vitamins yung makuha sa food. So, pag ganito yung patient mo, ano yung gagawin mo. Ayan. Ayan, parts of the lungs kasi common sila yung aspiration pneumonia. Ayan. Then, iroteki kaya ito hindi pa namin napag-aralan. But, ano po yung laman nito? It's more on medication na. And procedures. Ganun. Then, of course, caregiving, Kaigo, it's more on caregiving. For example, wala kang license, ano yung position mo,
para magka-license ka, anong gawin mo, or wala kang license, nagtrabaho ka, then nagpa-pretend ka na may license ka, so bawal yun. Meron yung mga penalty, ayan. Mga rights, ayan, rights mo, rights ng patient, rights ng government. Ipag-aralan nyo talaga yan. Yung mga disability, physical, mental, emotional disabilities, pag-aralan nyo rin yan para malaman mo if ano yung mga implementations na dapat mong gawin. Ningin to siya kay, ayan. So for example, types of, ano to, yung mga tools na pwedeng ma-rent from government at dapat mong bilhin. Ayan, mga types of caregiving facility, mga types of caregiving services, sino yung nandun sa municipality, sino yung nandun, dapat pag-aralan mo lahat yan. Ayan. So, yun na, ito na. Then, yung mga binabayaran mo, like yung kuyo hooking, ano po yan, bakit na binabayaran mo yan, saan yan pupunta, anong mga benefits dyan, sa pag-aralan mo yan. Then, so may kaigo 1, may kaigo 2, kasi ang dami, siguro marami. So, may separate na lang nila. Paano ka magpakain sa patient, ganito yung situation niya, anong posisyon ng, anong level ng head, ano yung tawag doon, hanggang saan mo i-get up yung tawag doon. Diba? Rights ng family. Ayan, pag-aralan mo yan. Then, kukuruto karada si Kumi, this is almost parts of physical and emotional. Charot! Ayan, ano yung mga supports from family? Ano yung mga supports na dapat mong gawin? Ayan, mga empowerment approach. Pag-aralan mo yan. Then, of course, meron tayong workshop. Ito hindi ko pa nagamit. This is very essential before the examination. Kaya, I save it this. Then, maybe a month before examination, gagamitin ko na to. This is, ano na, the very important thing na dapat mong pag-aralan or dapat mong itatak sa utak mo before the exam. Kaya, ano pa siya? Blank. So, ano na siya? Brief. Ayan. Ano difference ng ICIDH sa ICF? Bakit minus men siya? Bakit plus men siya? Ayan, pag-aralan mo yan. Then, of course, meron tayong mga sample examinations, past examinations. Ayan. Ang hirap. Oh my God, Lord. So, for example, ito. Ito po yung questions. Ayan. Diba? Mahirap, diba? So yun talaga yung caregiving dito sa Japan. Ayan guys, so these are all the books na na-receive namin sa aming training para mapasa yung caregiving dito sa Japan. Mahirap kasi nag-aaral ka, then nagbibengkyo ka, or nagsistudy ka. Then meron ka pang personal na gawin, ganun. So ito po yung for first year mo. Mga libro na dapat mong pag-aralan. Then, ito naman for second year mo. Then, for third year, ika-third year mo, review na sa lahat na books na to. So, anong gagawin nila? They will make ano questions. For example, this one. This one. Ayan. They will make questions and mag-answer ka. Then, lalabas doon yung mga pinag-aralan nyo from here. Ganun po siya. So, hoping guys, you get some idea sa vlog na to. And, yun, sana makapasa. Marami pong makapasa para marami pong magkaroon ng trabaho at matulungan ng pamilya. So, that's all for today. Thank you so much for watching and mag-ingat po tayo. See you for my next vlog. Bye!